So, eto na nga, hinanapan na natin ng remedyo ang tumutulong aircon na may natutuluan na kinakalawang. Marami pa rin ang nagtatanong, si Angel, si Alan, alam niyo po yung BDMC na ospital, Along Bacoor Boulevard. Ayan o, kung galing kayo ng Molino, yung BDMC ay nandyan sa kanan. Yan. Yung halos katapat na shell ng BDMC, nandun po yung shell. Ayan. Halos katapat. Hindi naman totally katapat. Yung halos katapat niya ng BDMC Hospital, yun po yung shell na pinupuntahan ko kung nasaan andun si Alan. Diyan ako nagpapa-PMS kay Alan. Ngayon, kung umalis siya sa shell, lumipat siya kung saan, susundan ko pa rin siya kasi trusted ko na siya. At sabi niya sa akin, may mga mangilan-ngilan daw na, ayan o, diba, BDMC and shell. May mangilan-ngilan na daw na pumuntang espresso at sabi ay dahil sa akin kaya napadpad sila dyan. So, eto nga, yung hose, dalawa ang prepare ko. Ito yung hose na gagamitin natin pang remedyo dito kay bubuwit dun sa tumutulong aircon. Maganda dito sa shell na to, meron siyang waiting area na aircon. So, kaya ko siya dito dinala kay Alan kasi, well, unang-una, mas maganda may lifter para hindi ka na sumiksik sa ilalim. At saka para kitang-kita mo kung saan ilalagay. At makikita mo rin ikaw bilang car owner kung paano siya gagawin, kung bakit kailangan remedyohan yun. So, yung ginamit ko nga pala dito, yung hose lang, alam niyo po yung maninipis na hose, ayan, i-insert ko dito ha, na ginagamit kapag magdidilig kayo ng tanim. Yun. Meron pang isa na dala-dala ako, dalawa yun eh, isa. Pinutol ko lang. Yung ginamit namin yung kulay yellow. Pinutol ko lang. Yun. Yung unang trinay namin, hindi pwede. Masyadong maliit or manipis. Ayan. Malalaglag siya. So, maluwag. So, nung trinay ni Alan yung daladala ko na kapirasong hose, pwede naman. Yun. So, actually, bitin. Kaya kung gagayahin po ninyo, kung puputol kayo dun sa hose na gamit ninyo sa bahay nyo na pandilig ng halaman, gawin nyo ng mga isang dangkal. Medyo habaan nyo na ng konti. Eh, pero nagawa naman ng paraan, medyo iniikot ng konti ni Alan para lumihis yung tulo. Pero sabi niya, kung makakapagputol pa ako ng medyo mas mahaba-haba ng konti, eh, dalin ko lang daw sa kanya para palitan namin. But for now, okay na muna to. Para lang hindi siya natutuluan at hindi patuloy nakalawangin. Sabi niya, yung bagong modelo daw na pumunta sa kanya, may nagpa-PMS kasi sa kanya na kulay blue, kung sino ka man, shout out sa'yo. Nakita niya raw, hindi na ganito yung setup. Parang nakalihis na talaga. Siguro nakita nila dun sa first na ginawa nila na yun yung parang pagkakamali nila dahil natutuluan nga yan. So, dun sa sumunod na gen or na generation or series, whatever you may call it, hindi na raw rumirektang tumutulo dyan. So, after na maikabit yon at for the meantime, okay naman siya dahil nakalihis na, nung inikot ni Alan, nakalihis na siya, ay hinangina ni Alan yung part na natutuluan. Sabi niya sa akin, pwede daw namin lagyan ng WD-40 para mawala yung kalawang, if ever. So, ayun. Ayan na siya. Nung tiningnan namin, mula sa engine bay, nung tumutulo na siya, so diretso naman yung tulo niya at hindi na tinatamaan yung tinatamaan niya talaga. So, yun. Kung gagayahin niyo po, puto lang kayo dun sa hose na pandilig niyo. Kasi maganda siya kasi rubberized, medyo sturdy, at saka alam naman natin mainit yung area na yan. So, para lang alam mo na hindi siya malulusaw or hindi siya basta-basta malalaglag kasi nga, being rubberized nga siya, sturdy siya. So, ayan yung BDMC Hospital, Along Bacoor Boulevard. Tapat lang yan yung shell. Okay? So, I hope nakatulong to sa inyo. Napakarami nang nagtatanong sa akin kung ano raw ba ang remedyo ko dun sa kalawang na yon. So, yun lang. Napakasimple lang po. Kabitan nyo lang ng hose. And that's it. Hindi naman siya rocket science. Yun lang.
Siguro para sa akin, mas maganda rubberized talaga para alam natin natatagal at hindi siya malulusaw dahil nga mainit. Maraming salamat po sa panonood. Thank you again. Mommy V, don't forget, like and subscribe. Maraming salamat sa mga new followers ko. Thank you.